3 years old po ako, alam ko na na ang first love ko talaga, gusto kong gawin, is to sing. So, kanta ko ng kanta. Nabalik ako pag may bisita, kinakalapit yung mami ko. Gusto kong magpasikat. Sampa ako sa table, kanta, kanta, kanta. Tapos ang ultimate dream ko po noon was to become a famous singer. Yung, kumbaga, gusto ko talaga yung they would admire me for my singing talent. So, paano kong nagawa yun? I joined singing contests. Lahat po ng makita kong singing contests nun sa mall, sinasalihan ko. And I didn't really care about yung prize na mapapalalunan ko. Ang focus ko lang nun, gusto kong humawak ng mic, gusto kong sumampa sa stage, gusto kong kumanta. Although mahihain ako nun, pero pagdating sa kantahan, makakal po yung mukha ko. So, yun, sali ako ng mga contests. And then, eventually, na-discover ako and na-release yung very first solo, wala pang CD noon, LP. Long playing album at cassette. Huwag na po tayong magpanggap dahil ganun pa po yung mga uso ng araw na, ng mga panahon na yun. Wala pa yung mga iTunes na yan na hanggang ngayon hindi ko maunawaan. So yun, release yung first album ko and then eventually, dumating yung biggest break ko sa aking singing career. I was chosen to represent the Philippines in the international Coca-Cola commercial. So, noon time na yun, hindi ko siya na-realize habang ginagawa ko yung commercial na big deal pala siya kasi, syempre, bata pa ako. I was 12 years old. Nalaman ko na lang na big deal pala siya kasi nung lumabas ko, nagulat ako dahil parang everyone became interested in me. From bata hanggang matatanda, mga kalululuhan ng mga bata, sinasabi na they like me. Tapos, pati yung mga masa hanggang sa mga A-crowd, interested in me. So, pinafeel ko. Sabi ko, wow, eto na, parang natutubat na yung pangarap ko na maging sikat na singer. Tapos, apart from that, nagdagsaan po yung mga offers, nagkaroon ako ng iba't ibang nakuha po ako bilang artista, gumawa ako ng 4 na movies kahit na feeling ko hindi naman ako marunong umarte noong time na yun. Nakuha lang ako kasi nga medyo matunog po yung pangalan ko noong time na yun. And then, nagkaroon ako ng albums, mga, yun nga po, mga LP. Tapos, kinuha rin akong host sa TV shows kahit na hindi naman ako marunong mag-host. Kasi nga po, yun nga, matunog daw yung pangalan ko. And then, noong time na yun, a lot of people would approach me and tell me na, nako, alam mo, we really like you and we're happy na ikaw yung quote-unquote idol nung mga anak namin dahil wholesome yung image mo, mabalik ka, ganyan-ganyan. So ako naman, tuwa ako. So maganda yung tingin nila sa akin, pero deep inside, eto, I'm not really proud to admit this, but all for the glory of God. Ayun nga, nung time na yun, ano ko, medyo self-righteous. I wasn't really pure in my heart, na parang meron akong issues sa likod ko na, oh yes, self-righteous ako, I'm better than the others, kasi movie ako, kagaya niba dyan, mga nabubutis, mga ganyan, mga hirit ko nun, pero yun nga, mayabang ako sa kaloob-looban ko. And I was judgmental. So, pero at the same time, mayabang ako, pero at the same time, I was very insecure. Na pagka, kung tutuusin, di ba, ano na nun, napapalinya na ako dun sa mga tao na nilulook up to ko, yung mga icons ng time yan, sila Martin Rivera, Gary Valenciano, si Mega Star na sobrang favorite ko, yan nakakasama ko sa mga shows. Tumatuwa ako, pero at the same time, I don't know, but for some reason, pag natatabi ko sa kanila, parang gusto kong kainin ako ng lupa. Parang feeling ko, I'm not worthy to be beside these people. So, meron akong insecurity na hindi ko malaman kung ano ba yun, bakit ako insecure, and na-achieve ko naman yung goal ko, di ba, to be famous. So, hindi ko malaman, restless ako, fidgety, I didn't know ano bang hinahanap ko. So, what did I do? At the peak of my career, I decided to quit. Nung time na yun, sabi ko, bakit ako insecure? Siguro dahil hindi pa ako tapos mag-aral. Kumbaga, wala pa akong diploma. So, sabi ko, sige, mag-aaral ako. So, I went as far as Japan para makapag-aral. And another reason kung ba't ko rin pinili yung Japan was because feeling ko, pag dito ako nag-aral, nung kakakuit ko lang ng show business, feeling ko,
may mga mangungulit pa rin sa akin na, uy, mag-guest ka naman sa ganito, ganyan, ganyan. And at time ngayon, mami ko pa yung manager ko. So, pag kinulit ko rin si mami, kukulitin ang kanwaga ko, mag-aaway kami. So, sabi ko, magpapalamig muna ako, layo. So, punta ako sa ibang bansa, sa Japan. Tapos, after Japan, nag-aaral ko how to read, write, speak Japanese. Umuwi rin ako dito. Ang alam mong karamihan, actually, is matagal ako nag-stay abroad. Akala nila, kakabalik ko lang nung forevermore. Pero hindi po, matagal na. Matagal na ako bumalik dito. After Japan, I just stayed there for 2.5 years. And then, quiet lang ako. Dito ako sa Philippines, nag-aaral ko sa college. And then, nung nasa college na ako, nung last year ko sa college, yun nga, nag-OJT ako. So, I could have chosen the other network. Kaya lang, I chose ABS-CBN kasi feeling ko, dahil I grew up in the other network, feeling ko baka bigyan ako ng special treatment. Kaya, drive kami ni Cathy, ayoko ng special treatment. So, I chose dito sa ABS-CBN. Pero, dahil, yun nga, course ko kasi was mass comm. So, talagang, kumbaga, media pa rin. Sabi ko, paano kaya ako magtatago? So, God heard my prayer. Dinala niya ako sa archives. Sa ilalim. Sino ka na makakakita sa akin doon, di ba? So, that's where I met Cathy. Tapos, at dun si Cathy, napansin ko, ting magla-lunch break kami. Tatahimik yan, tapos biglang, kaya ganon. So, sabi ko, ano ba pray? Ah, Christian, sabi ko. Tapos tinanong ko siya, Christian ka ba? Yes, sabi niya siya, nagkakwentuhan na kami. Sabi ko, Christian din ako, pero, yun nga, parang lukewarm Christian. Kasi, parang feeling ko, na time na yun, hindi pa ako ready to really commit my life to God. Although, nag-church-church din ako, pero, seasonal yung pag-church ko, pagka lang depressed. So, anyway, ayun, si Cathy, invite ako nun. Etong ABS-CBN fellowship, konti pa lang, parang, wala pa yata 10, ano. So, she would invite me to attend pag may meeting sila. Ako naman, gustong-gusto ko kasi bulak-bul time. Hindi sa tambakan niya ako ng trabaho sa archives, sama na lang ako. Kunyari, happy rin ako. So, join-join ako doon. Pero wala ka talaga sa heart ko si God. Parang nakikiuso lang ako sa kanila. Tapos, she invited me to church sa Victory. Tapos, ganun pa rin. Mingas tugon. Mag-a-attend. Siguro, parang once every 6 months, ano, whenever madedepress ako, attend, nag-altar call pa ako nun. Pero, hindi ko talaga siya isinapuso when I received the Lord. Kasi actually, prior to that, long before that, grade 1 pa lang ako, may nag-share na ng gospel sa amin sa school. And I received Christ as my Savior. Pero yung Lord function, wala pong nakapag-explain ng maayos sa akin na it goes hand in hand. Lordship is as important as yung Savior function ni Christ. So, I'm happy kasi si Cathy, at saka si Talitz, ayan, yung dalawang yan, they pursued me talaga na naubos na yung list ko ng alibis kapag niyayaya nila ako mag-church. Pero, they stayed. Hindi nila ako ginudge, hindi nila ako kinondem. Kasi nga, of course, yung grace ni God din sa buhay nila. So they stayed. Tapos pag depressed ako, sila rin naman yung tatakbuhan ko, natawag-tawag ako, iyak-iyak, ganyan. And then eventually, nagkaroon ng purpose-driven life seminar ang Victory Ortigas. And in-invite ako ni Cathy doon. And nung time na yun, nung first chapter diniscuss, kasi doon pa lang, the Lord touched my heart. Nung time na yun, I recommitted my life to Christ. Yung Lordship na niya. Kasi ang napansin ko sa sarili ko, yun nga, Savior function lang ang pinapakinabangan ko. Pero yung Lordship, hindi surrender yung buhay ko kay Christ. So nung time na yun, sabi ko, okay Lord, so I'm recommitting myself to you for the end time. Lord, sinasubmit ko na sa'yo lahat, yung gifts ko, lahat. Kasi nga, I learned na lahat tayo may kanya-kanyang gifts and create tayo for a purpose. Not to glorify ourselves, but to glorify Him who gave us those gifts. So, nung time na yun, sabi ko, sige Lord, ino-offer ko sa'yo lahat ng gifts ko. Tapos, pati yung love life ko. Kasi dati, pagka mayroon akong boylet, na mukhang mabait naman, pero hindi, kumbaga, inuuna ko sila kesa kay Lord. Laging biglang iba-bump off ko si Lord pag na-inlove na ako.
So, noong time na yun, sinubmit ko rin sa kanya pati love life ko na nag-decide ako na okay, hindi ako maghahanap. Kung bibigay mo siya sa akin, thank you. Kung hindi, thank you rin. Basta, I don't want to lose this relationship with you. Sabi ko kay Lord, teka lang, tinga tubig. Kasi I'm sorry, medyo naging emotional ako pagkahit ng ganyan. So yun, naging active po ako sa church. Nag-volunteer ako sa worship ministry. So, doon ako naging busy. And then, eventually, dito na rin, ito, masashare ko dun sa mga singles dito, huwag kayong maghanap. Kasi ako, hindi ko hinanap yung napakasawa ko. I just focused on God and my relationship with Him. And binigyan niya ako ng napakabuting asawa. Doon ko po na-meet din sa church na yun. And noong time na yun, hindi pa siya pastor. But now he is pastor. He is serving the Lord full-time as a discipleship pastor ng Victory Ortigas. So, balik tayo sa kwento ko. Ayun, so na-focus ako sa church work, surrounded by Christians. So, yun yung naging comfort zone ko. To the point na parang nakalimutan ko na yung possibility na what if God is calling me sa mainstream? So, ang pinag-pray ko na, okay Lord, yung talent ko, use me for your glory. Pero sa ano, sa Christian world lang, ayoko sa mainstream. So, yung lordship, meron pa rin, hindi pa rin siya ganun kabuo. Yung pinag-pray ko, gamitin niya ako, but sa terms ko. So, for the longest time, nagpa-pray ako, Lord, bigyan mo ko ng opportunity na magkaroon ng Christian album. Kasi, the Lord has been giving me songs to write about Him. Marami na akong mga ipon na worship songs na naisulat. Pero, wala. Talagang walang dumadating na opportunity. So, okay lang. Sige, wait lang ako. Then, focus ako sa pagiging homemaker, pagiging mom, a homeschooling mom to my daughter, and a wife to my husband. Just, talagang full-time mama, wala akong maid. Naglilinis ako ng bahay, luto. Then, isang araw, this was just last year, while I was mopping the floor passionately, this thought occurred to me. Why am I holding a mop and not a mic? Sinisip ko yun. It's not to belittle homemakers, ha? Kasi galit ako sa mga nag-belittle sa homemakers dahil hindi ko madaling maging full-time homemaker. Pero nung time na yun, I had a feeling na yung season ko na pagiging homemaker, parang tatapos na yata. Pero hindi ko pa rin naiintindihan. Basta nung time na nagkaroon ako ng nag-isip ako na sabi ko, Lord, bakit? Why do I still have this gift sa singing? And yet, hindi nagagamit for your glory dun sa pinag-pray ko nga na gusto ko Christian album pero sa Christian world lang. And bakit mo ko binibigyan ng mga songs to write about you and yet hindi naman nagagamit? Hindi mo kinukulat, hindi mo binabawi. Parang yun yung question ko nun. This was last year lang. And then sabi ko, oh well, you are God, you are Lord, ikaw pa rin naman na nakakalam ko ano talaga yung plano mo for me. So, it's really up to you. Use me kung kailan mo gusto. Pero ang naiba sa prayer ko nito, kung saan man, yun, dadagdag po yun. So, after mopping the floor passionately, I went upstairs to check on my daughter who was taking a nap. Tapos pagkita ko, may message sa cellphone ko. Pagpasa ko, it was from the staff of a worship songwriting competition. Na 2 years prior to that day, nakita ko yung worship songwriting competition na yun. Na naisip ko isali yung song ko. Tapos they were asking me to judge. Sabi ko, hala, ito na yata yun. Kasi kaka-pray ko lang eh. So, by faith, tinext ko yung staff. Sabi ko, pwede bang huwag nalang ako mag-judge? Can I just join? Sabi ko, kasi I have a lot of worship songs na nakatago lang. And then, to cut the long story short, ayun, kinuha nila, then pinasa ko yung requirements, and then, pinasa ko yun, pero, I was not confident. Kasi, eto po masasabi ko sa inyo, confident singer ako, pero hindi ako confident songwriter.
confident singer kasi 3 years old pa nga lang po ako, yun na yung alam kong gawin. So nung ginawa ko yun, parang by faith, sige, I obeyed kasi pinag-pray ko nga, because God was leading me to do that. So I submitted the song. And then sa screening, initial screening, tumantuwa ako, nakapasok, parang nagulat pa ako. Nakapasok na ba ako? Tapos na yun. After that, sa weekly eliminations, nakapasok din, nanalo ako dun sa weekly finals. And then tumantuwa na naman ako. Tapos nung monthly finals, eh, i-announce na yung winners. Marami po akong kasabay na magagaling, mga professional songwriters. So, nung time na yun, inatake na naman po ako ng insecurity. So, parang kiniklaim ko, ay, wala, yan. Bokya, yan. Yung ako makapasok ko dyan, parang sa love ko. Although, sa labas, parang kiniklaim ko, hindi, makukuha natin yan. So, kikita nyo, yung kumbaga, Kristiyano na ako, pero meron pa rin ako mga struggles. So, wala talagang perfect sa atin. Meron tayong kanya-kanyang walk. So, nung time na yun, bago i-announce yung winner, yung host said, okay, in the history of this worship songwriting competition, first time na merong naka-receive ng 99% the grade from the judges. Alam niyo, ano sabi ko kay Lord? Sabi ko, ah Lord, hindi ako yan. Sabi ko, so claim ko talaga na hindi ako. Kaya gulat na gulat po ako nung in-announce yung pangalan ko at yung song na yun na ipinasa ko. Talagang umiyak ako dahil sabi ko, how could I have doubted the Lord? And I really believed it in my heart nung moment na yun na si Lord talaga yun. Sa kanya nagaling yung song na yun. Because I couldn't have crafted such a song na marirate na 99%. Parang sobrang hindi po ako confident na songwriter. Kaya ang pinili ko ng verse dito sa testimony na to, yung my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Kasi talagang una, dun nga, nakita ko yung power ni Lord nung time na yun dun sa songwriting competition, na feeling ko hindi ako songwriter. Then after that, dumating naman yung opportunity sa Singing Bee. In-invite ako. Well, una, na-feature yan. Ewan ko ano yung una, kung Bandila or Singing Bee. Bandila. Yes, na-feature ako dun. And then yung Singing Bee, na-invite ako to join. Not knowing na ito po yung magiging door na gagamitin ni Lord to open another wonderful door of opportunity for me. Dito po ako nakita nung Star Creatives. And they invited me na mag-audition for one of their teleseries. Nung in-invite ako, nagdalawang isip ako, should I do this? Kasi, I'm not an actress. Ayun na naman, si Insecure. So, sabi ko, ano ba gagawin ko ba to? Although, excited ako kasi I've never done a teleserye. Pero nanonood ako ng mga teleserye ng ABS. So, I prayed about it and I felt that the Lord was leading me to go to the auditions. So, nagpunta ako sa auditions and then, ayun, nakapasa po. Tumawag sila and then they advised us nga na they're interested to get me as, ano, mom ni Enrique Hill sa Forevermore. So, nung time na nagpa-pray din ako, nung sabi ko, okay, Lord, mukhang you're sending me back sa mainstream. Pero, Lord, sabi ko, if you are sending me back, let your presence go with me. Sabi ko talaga. Kasi, I don't want to do this for myself anymore. And you know how insecure I am as an actress. And recently lang, nung lang nga, bago mag-start ng Forevermore, somebody even said that, ang nagawa siya ng teleserye, she was never an actress. Sabi ganun. So ako naman, offended! Pero sabi ko, teka, ba't ako na-offend? Totoo naman. Yung feeling ko na hindi ako talaga actress. So talagang dito sa calling ni Lord, I know na kinol talaga ako ni Lord dito sa project na to. Kasi nga, yun, ang bilis na mga pangyayari. And sabi ko sa kanya, Lord, I'm totally relying on your power in my life. If you are calling me to do this, then empower me. And then si Lord, sobrang faithful niya. Ito talaga naniniwala ako. When He calls, He empowers. Kasi hindi ko po in-expect na ang gaganda po ng mga, by the grace of God, ang gaganda po ng mga reviews na nakukuha ko dun sa trabaho ko sa Forevermore. And at the same time, when He calls, He provides your needs. Bakit? Nung kinuha po ako ng Star Creatives, chubby-lita po ako. Chubby-chubby po ako noon. Kaya nung kinakausap yung EP, tapos dinidescribe niya sa akin yung character ni Bettina na power dresser,
na kumbaga strong woman, hinihimas-himas ko yung braso kong gano'n. Tapos kung tingnan ko, parang nakikita mo ba yan? Sino kausap mo? Parang feeling ko binulag siya ni Lord. Pero, ay naman sabi ko, paano ko gagawin to? Pero, I guess they saw my potential and the same na magpapayat. And of course, for me, si Lord pa rin yun. Sabi, so, kinuha nga nila ako. And then, the Lord took care of that concern. He provided me with an endorsement ng Malik Brands. So, lahat ng pagpapapayat ko ngayon, sila po yung libre ko. Kaya every time nasa Marie France ako, talagang tilihiga ako doon. Lord, thank you. Kasi sobrang nakita ko yung kamay ni Lord. At hindi lang yun, may bonus pa. Sinong mag-aakala at 41 magkaka-billboard ako? Sa tinagal-tagal kong nag-wait ng show business, nabigyan pa ako ng billboard. So sabi ko talaga, pag may lumalapit sa akin na sinasabi na amazed daw sila, sabi ko, huwag kayong ma-amaze sa akin. Si Lord ang amazing dahil lahat to galing sa kanya. He told me to do this and I am just amazing. If he's gonna be using me in this industry, kung bakit niya ako binalik dito, so be it. And even this thing that I'm doing right now, I'm doing it by his grace. Kasi sabi ko makikati kanina, I dread public speaking. So talagang matinding prayer po ang pinagdaanan ko. At himala talaga ni Lord. Hindi ako tumitingin sa kodigo ko. So grace talaga ni Lord to. And I'm doing this because this is my worship offering to him. And my talaga nagpapasalamat ako kay Lord because he loves me. Even nung mga times na ang kulit-kulit ko, ang tigas ng ulo ko, hindi siya nag-stop sa pagmamahal na sa akin. So kaya po ako nandito ngayon to share to you kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko. And I just want to encourage you guys na if you believe that the Lord has called you, kung nasaan ka man ngayon, kung anong trabaho mo, kung anong ginagawa mo, kung naniniwala ka that the Lord has called you in that place, kahit gaano katindi yung difficulty mo, His grace is sufficient. And you just ask Him for His power and He will provide it for you. So, ayun, that's my testimony about God's goodness in my life. Thank God. Okay. So, oh yeah, I'll sing nga pala. Nakalimutan ko. Public speaking na yata yung bagong gift ko. Teka, inom muna ako.